Sir Gerald, magandang hapon po. Yes po sir, magandang hapon po. Sir, yung kapatid nyo raw ay nasa ibang bansa, tama ho ba? Apo sir. Saang bansa po ito sir? Sa Saudi Al-Kubar po sir. Okay, gaano na po siya katagal doon? Bali po, umalis po siya dito sir, 2019 po ng May. Bali po, pangalawang employer na po niya doon sir. Bali may una po pa po siyang employer, na yung una po nananakit po. Kaya po, ang ginawa po ng agency is nilipat po siya sa ibang employer. Yung po yung ngayon na employer niya, yung ngayon na hindi pa rin po siya pinapauwi. Okay. Kailan po ba nag-expire ang kanyang kontrata, sir? Bali po, yung una pong alis niya, May 2019 po. Bali po, ang dapat na uwi niya po, 2021 po. Kaso po, ang hindi ko na po doon sa pangalawang employer niya po kung kailan yung ano niya po. At basta ang nakalagay lang doon po, hanggang 2021 ang tapos ng kontrata niya po. I think ito po si Marilyn. Okay, si Marilyn na po ito. Pati yung sinasaktan ka sa liyo. Wala po siya. Okay. Meron pala dun, Kuya Gerald, na nasa kabilang building pala itong si Marilyn. May nagvi-video lang sa kanya, tama po? Tama po, nangingi po siya ng tulong po. Oh, okay. Okay. Nakakausap nyo ba, sir, si Miss Marilyn? Ano po, bali po, humingi po siya ng tulong yung ate ko po kasi wala po siyang pinaka-cellphone na gamit po para po makakamusta po namin siya. Pinag-iipitan po siya sa paggamit ng cellphone. Bali, ang ginagawa niya na lang po is nagsusulat po siya sa papel para ipaturo-turon sa kabilang bahay para po mabasa nung isang Pilipina doon yung sulat ng ate ko na gusto niya na umuwi ng Pinas. Para po maparating po sa amin yung hinaing niya po. Kasi po, hindi po siya direct sa amin po kasi wala po siyang gamit na cellphone po eh. So sir, simula 2019, hindi niyo pa nakakausap ng diretso si Miss Marilyn? Ano po sir, nakakausap naman po. Pero po pagka nakahawak po siya ng cellphone, nakakamusta naman po namin siya. Ang kaso po, saglitan lang po. So mas madalas yung siya nakokontakt doon sa kasamahan niya? Yung nagsend ng video na pinanood natin, tama ba? Bali po, tita ko po yung pinaka nakakausap po nung Pinay po na kapitbahay po niya. Okay. Ever since, she's very keen na makauwi na dito sa Pilipinas, tama ba? Yes po, gustong-gusto na po talaga. Oh yan, may. Ito yung isa sa mga sulat na binabato niya doon. Yes po. Okay, ano po, may mga nakasulat po dyan na nananakit daw po yung amo niya pong babae po eh. Pakisabi kay Jeng na pakidalian na yung pag-rescue dito kasi nananakit na yung babae, amo. Okay? Opo. Medyo malabo lang yung sulat. Okay, opo. Pakisabi kahit bukas rescue na ako dito ng polo kasi ayaw ko na talaga. So, yun po yung nasa last part ng sulat. Mm-hmm. Okay, sige po. Ngayon po, Attorney Gabs, no, hindi po natin makontakt yung agency niya na Sky World Business Merger. Pero susubukan pa rin po natin ito na ipaalam sa OWA and sa POEA para mapabilis po yung pag-uwi po ni Ma'am Marilyn. Apo. Okay, alam na daw po pala, naitimbre na po natin ngayon yung information at unfortunately, nasa meeting lang po si Sir Arnel Ignacio. Oh, well, at least, oo. Kasi kilala ko yan si Sir Arnel, naging kliyente ko na rin yan dati. He really has a heart for the OFWs. Mm-hmm. Kaya, saka dito naman sa show, ever since naman, if you forward the case, talagang he will do everything para matulungan na makauwi, lalo't sinasaktan na pala. Would you know kung anong pananakit ang ginagawa? Anong form ng pananakit ang ginagawa kay Miss Marilyn? Hindi ko po masabi sir, gawa po ng, yun lang din po yung sinabi nung kapitbahay niya po na Pinay. Okay. Bali po sir, meron pong, yung amo niya, may video po na sinisend sa akin po, na pinamedical po niya yung ate ko. Ang kaso nga lang po, ang sabi po ng ate ko, nung pinamedical daw po yung ate ko, hindi daw po pinakita yung resulta, kaya hindi po alam ng ate ko kung ano yung kalagayan niya po. Pero po, ang sabi ng ate ko, ibang-iba na daw po yung pakiramdam niya. Sobrang ano na daw po, parang hindi ko masabi sir eh. Talagang yung sa takot niya po, hindi. Pagka po kasi kausap ko yung amo niya sa true video call, katabi niya lang po yung ate ko. Hindi ko po masabi kung tinatakot ba niya o ano. Kasi pag sa face-to-face kami, mukha po siyang maayos. Pero pagdating po sa mga ganyang kalagayan, hindi po makapagsabi yung ate ko gawa ng yun nga po. Yung may sinend po ako na video na utal-utal po magsalita yung ate ko na parang gusto na umiyak. Hindi lang siya kasi gano'n nga po. Actually, baby, may nabasa ako doon sa letter na parang
baka mamaya ipapatay. Para may ganun yung sulat eh, no? Ito, binabasa ko, may copy tayo. Kung daw pumapatay po siya, ganun po. Kaya gusto, yung takot niya po na gusto niyang umuwi kasi iba na po yung ano niya, yung doon lang po siya nakakapaglabas ng samalan loob sa sulat po. Kasi pagka po may hawak siyang cellphone, taglit lang po, hindi naman niya nasasabi rin agad o. Ganun po. Actually, kahit nga kung hindi siya man mapatay sa bugbog, baka mamatay siya sa kakaisip. Alam mo yun? Yung psychological na trauma na inaabot niya dyan. Kasi, sabi mo, Sir Gerald, no, sa first employer niya, nabugbog na siya, no? Sinaktan po siya, po. Ganun po. Etong si second employer niya, which is yung current employer niya, dati naman hindi. Hindi siya sinasaktan. Problema lang po sa second employer po. Yung babae lang daw po yung nananakit. Bali po yung nakikipag-usap sa akin through video call po, yung lalaki po. Pero parang ano po, parang pong plastic kausap na hindi malaman po na ano eh. Kasi yung ate ko po, lagi po nasa likod niya lang. Tapos pagkakausapin ko po yung ate ko, ipapakita niya, nandyan yung ate ko sa tabi niya. Bago, ang ano po, parang pinipilit niya lang magsalita yung ate ko na okay lang yung ate ko po, ganun. Kilala niyo ba sir ang ahente niya, no? Kung paano nakaalis through Skyworld Business Merger Incorporated? Kilala niyo ba ang pinaka-ahente niya? Hindi. Ano po sir, hindi po. Gawa ng ang balita po, wala na daw po. Yun lang po yung sabi. Okay. Kasi sinusubukan pa rin namin tawagan hanggang ngayon, pero apparently, walang sumasagot. Tumataka sila sa atin. Pero right now, I want you to know that we have forwarded your concern kay Sir Arnel Ignacio, the OIC ng OWA natin yan. Tumutulong yan palagi sa atin. So, ang maganda doon, at least alam niya na. Hindi lang siya makago on air ngayon kasi nasa meeting daw. Apo, sir. Yung din po, sir, yung ano po. Bali, ang magulang po namin, nanay-tatay ko po nasa probinsya po eh. Ate ko lang po ang pinaka-nagtatrabaho po kasi wala po trabaho yung mga magulang po namin. Bali, hindi po, binibigay yung sahod niya ng kompleto po nung nandito na siya sa second employer niya po. Mm-hmm. Pero sir, huwag kayong mag-alala dahil tututukan namin yung kaso na to. And ayun nga, kay Sir Arnel, ipa-follow up natin to. Hopefully, well, mabilis naman kumilos si Sir Arnel. Hopefully, mapauwi natin at the soonest possible time. Considering that there is immediate danger sa buhay ni Miss Marilyn, ano? Kung may makakausap man po kayo, kung makakausap nyo man po si Miss Marilyn sa kung ano mang paraan, ipaabot nyo po, sir, na nailapit nyo na dito sa programa yung kanyang concern at ginagawa na ho namin ang paraan. Kaunting tiis na lang ho, sir. Okay po, sir. Sir Gerald? Yes po. Opo. Ganito po, nasasaluhin po kayo ng mga staff sa likod namin. Tapos, from time to time, kami po yung magbibigay ng update sa inyo. Once po na magkaroon na kami ng feedback from POEA and kay Sir Arnel Ignacio, alam niya na po yung sitwasyon, so ipaparush po namin sa kanya to para makasama niyo na po yung kapatid po ninyo. Okay po, ma'am. Maraming salamat po. Kami na pong bahala, sir. Pardon, maraming salamat po. Salamat din po, sir. Ang nakakadurog ng puso dito, Attorney Gabs, no? Binabasa ko to, ang sinasabi niya na sabi, forever na ako dito, be. Sabi pa ng amo ko, sila na daw ang pamilya ko. Kalimutan ko na daw yung pamilya ko sa Pinas. Pwede ba yun? Grabe, ayoko na dito. Palagi na akong umiiyak. Ang sabi din po, kahit anong inom ko ng gamot, hindi nawawala yung pagsakit ng ulo ko. Hindi na ito biro para na akong mamamatay na yata. Ayaw pa din nila akong ipa-check up. Mga walang kwentang amo, hirap na ako dito, be. Kaya nga sabihin mo sa agent ko, nabilisan ang pag-rescue, pagkuha sa akin dito. Kasi baka mamatay na ako dito. Sobrang hirap na ako para ipa-check up din nila ako. Sakit pang katawang ko, baka mamatay na ako dito sa dami ng trabaho. Alam mo, hindi ko maintindihan, no? Sobrang gag ng mga ahente na yan. Tapos ayan, tutulungan na nga. Hindi pa tayo sinasagot. Hindi ko matanggap yon na magpapadala ka ng tao doon. Pagkakakitaan mo na nga, tapos ayang ganyan may problema, hindi mo man maharap yung dapat mong harapin, di ba? Tutulungan na nga eh. Tutulungan na nga natin, tapos ganyan pa gagawin sa atin na hindi tayo sasagutin. Yun nga sabi din baby ni Idol Rafi, no, na padadalhin nyo lang dyan, padadala nyo lang, tapos wala na kayong pakialam. Pag-check, kamusta ka na dyan? Nakakausap mo ba yung pamilya mo? Nakakakain ka ba ng 3 times a day? Hindi naman daw nagagawa ng ilang agency natin. Wala nang ano, no? Wala nang concern ba? Kasi nga, kumita na eh, parang ganyan. Nakakubra na ng pera, kaya pinapabayaan na nila yung mga OFW natin. Parang obligation na lang naman nila is just to check. Check mo lang man yung welfare ng pinadala mo doon. Yaman din lang na ikaw rin yung malilintikan kapag ano eh, kapag pumotok yung ganyan eh. Di ba? Yung
Kasi nga, tutulungan na nga sana ng programa si Skyworld Business Merger. Kaso wala, hindi sila sumasagot. Sa pamunuan po ng Skyworld Business Merger Incorporated, mayroon ho kayong pinadala doon si Miss Marilyn Catalino sa Saudi. Siya po ay kasalukuyan, ang kontrata niya po ay expired na, tapos na, at siya po ngayon ay sinasaktan. Siya po ay sinasaktan ng kanyang amo at matagal na ho siya nagpapa-rescue. Utang na loob, gawan niyo ho ng paraan yan dahil kami, tutulong na ho kami. Pero syempre, mas mapapabilis kung magtutulungan tayong dalawa, no? Dahil nakakaawa ho, ang mga sulat niya, I think, para yung mga ganyang tema ng sulat. Siguro, pwede rin pag-uwi niya dito sa Pilipinas, i-refer din natin kay Dr. Camille for an intervention kasi baka na-depress na rin, parang depressed na rin yung mga sulat niya Bari mo, araw-araw, ganun yung fini-feed sa'yo na hindi ka na makaka-uwi. Ganyan, tas may danger of dying ka pa na nasa isip mo, di ba?